13 ng Mayo, Lunes, sa 4th na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinabi ni Jesus, "Talagang-talagang sinasabi ko sa inyo, ang hindi dumadaan sa pintuan sa pagpasok sa kulungan ng mga tupa, kundi lumulukso sa ibang dako, ay magnanakaw at mandarambong. Ang pastol ng mga tupa naman ay pumapasok sa pintuan. Binubuksan siya ng bantay pinto at nakikinig ang mga tupa sa kanyang tinig. At tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang ngalan at inilalabas niya siya. Kapag nailabas na niya ang tanang kanya, sa harap nila siya naglalakad at sa kanya sumusunod ang mga tupa sapagkat kilala nila ang tinig niya. Hinding-hindi sila susunod sa dayuhan, kundi tatakasan nila siya sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng dayuhan." Ito ang talinhagang sinabi sa kanila ni Jesus, ngunit hindi nila naintindihan kung ano ang gusto niyang sabihin sa kanila. Kaya sinabi uli ni Jesus, "Talagang-talagang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Magnanakaw lamang at mandarambong ang lahat ng nauna sa akin, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Kung may pumapasok sa pamamagitan ko, maliligtas siya at papasok at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Ang magnanakaw ay hindi dumarating kundi para lamang magnakaw, pumaslang at magpahamak. Dumating naman ako upang magkaroon sila ng buhay at lubos na magkaroon nito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, kung ibinigay sa kanila ng Diyos ang parehong kaloob na ibinigay rin niya sa atin nang sumasampalataya tayo sa Panginoong Hesukristo, sino ako para hadlangan ang Diyos? Sino nga naman tayo para hadlangan ang mga plano ng Diyos? Sino tayo para pangunahan ang kagustuhan ng Diyos? Sino tayo para kaingitan ang iba na pinagkalooban din ng Diyos ng kaparehong pagpapala? Ang pahayag na ito ni Pedro ay pagpapatunay ng pagkilala niya sa dakilang gawa ng Espiritu Santo. Ito rin ay isang pagtuturo at panyaya sa atin lahat na maging bukas tayo sa mga kabutihang taglay ng iba. Wala tayong karapatan na pumigil sa pagkilos ng Diyos. Dapat pa nga natin itong ikatuwa dahil may mga nakakatulong tayo sa pagpapalaganap sa kanyang kaharian. Pagsasagawa, makasarili ka ba? Marunong ka bang kumilala o mag-appreciate sa kabutihang meron ng iyong kapwa? Tandaan mo, ang lahat na meron ka ay kaloob lamang sa iyo ng Diyos.